Tatlo na ang patay sa Ilocos Norte dahil sa pananalasa ng Bagyong Julian. Dalawa sa kanila nalunod sa baha habang may isang inatake sa puso habang nasa evacuation center. Ang sitwasyon doon tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galpan ng GMA Regional TV. Jasmine. Vicky, pinayagan ng makauwi sa kani-kanilang mga bahay ang mahigit sa 1,000 families na inilikas sa kasagsagan ng pananalasa ni Bagyong Julian noong Lunes. Tila nakipagluksari ng langit sa pamilya lista ng Pasukin Ilocos Norte. Sa gitna ng ulan ay tulong-tulong nilang kinumpuni ang kanilang bahay para maiburol ng maayos ang kaanak na si Wilfredo Caliha. Kasagsagan na ng Bagyong Julian nang magpa siya ang 62-anyos na biktima na lumikas mula sa kanyang bahay. Pero tinangay siya ng malakas na agos at nalunod. Pumunta na sila doon na pinapaalis pero sabi niya parang bumababa na yung tubig. Yung kasing sa kanila is malapit sa ilog din. Tsaka flowing talaga yung tubig. Oo, baka na siya doon, hindi na niya nakaya. Kasagsagan din ng bagyo nang lumabas ang naitalang casualty sa Batac City na hinihinalang nalunod. Habang inatake naman sa puso habang nasa evacuation center ang naitalang casualty ng Lawag City. Ayon sa CDRRMO, may iniinda ng sakit ang biktima bago manalasa ang Bagyong Julian. Kasi flooding, so they have to be evacuated to a safer place. That's why pumunta ho sa evacuation namin and then we opted na pumunta na sa hospital. Patuloy namang hinahanap ang isang tagapaway na lumabas umano sa evacuation center sa kasagsagan ng bagyo para umuwi sandali sa kanilang bahay. With the regards naman dun sa missing sa Paway, of all the efforts na ginagawa ng mga responders natin, kasama na yung municipal DRRMO, PNP, Marines, and AFP, other units ng AFP, ay wala pa silang nahanap. Sa monitoring ng PDRRMO, humupa na ang baha sa maraming lugar sa probinsya, kaya naman naibalik na ang kuryente sa 26 na lugar sa probinsya. Pero may tulad ng bayan ng Adams na 5% pa lang ng mga bahay ang may kuryente. Nasa more than 92% energized na, that is kahapon. Of course, dahil ganito naman na ang panahon, ay sigurado akong madadagdagan na ito. Hopefully, ngayong araw na to siguro 100% in barangay levels and kung meron man, mga sitio level na lang. Ang iba, umasa sa maliit na solar light. Hirap talaga, mama. Awa mo, yun nga, daming gagat yung apo ko dito sa mukha niya. Balik naman sa pagtitinda si Aling Rodelia ngayong humupa na ang baha mula sa hanggang bewang nitong taas. Kasalukuyang ipinapatupad ang price freeze sa probinsya matapos itong isailalim sa state of calamity. Patuloy naman ang assessment ng LGU sa Alakapan, Cagayan kung saan lubog pa rin sa baha ang karamihan sa mga palayan. Vicky, sa ngayon inihahanda na ng provincial government, ganun din ang iba't ibang LGUs yung assistance o yung tulong na ibibigay naman sa mga naiwang kaanak ng mga casualty. Samantala, as of 6 p.m, umabot na sa 471 million pesos ang danyo sa probinsya ng Ilocos Norte, kabilang dyan ang danyo sa agriculture at infrastructure. Vicky? Jasmine, nabanggit mong 1,000 evacuee ang balikbahay na. May naiwan pa ba sa mga evacuation center o lahat na yon? Ayon, Vicky, sa PDRRMO, lahat na ng mga evacuees ay nakabalik na sa kani-kanilang mga bahay dahil okay naman na yung weather, Vicky, at humupa na rin yung baha, hindi lamang sa mga kabahayan, maging doon sa mga palayan na nalubog sa baha, Vicky. Jasmine, kaugnay naman sa residenteng napaulat na nasawi no, matapos atakihin sa puso, may ginagawa bang hakbang itong mga LGU para masigurong may sapat na gabot para sa mga residenteng may iniinda ng karamdaman? Oo. Pagdating dun sa mga evacuation center, Vicky, ay meron. Actually, aside dun sa mga pagkain, sa mga relief packs, ay talagang automatic na meron dapat mga emergency medicines, emergency kits. Actually, may mga personal pa nga from City Health Office at maging mga RHU na naka-standby sa mga evacuation center. Kaya kung tutuusin, ayon nga sa CDRRMO, hindi sila nagkulang. Kanya nga lamang ay talagang meron ng iniindang sakit bago pa manalasa yung Bagyong Julian. Kaya kinakailangan siyang i-transfer na sa hospital, Vicky. Okay. Maraming salamat sa iyo, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV.